It's a beautiful evening dito sa Tag Pack Up na today dahil may mga bago tayong makakachikahan na for the first time natin makakausap sila dito sa Tag 91.1. My name is Johnny Biryani and I am really excited na chikahin sila fresh from the success of their film A Very Good Girl na showing na dito sa UAE. At ang dami nga naman nag-aabang sa ating mga makakasama dito sa Tag Pack Up na para sa ating ang trending. Ako nga po pala si Maria Maldita. Today we are joined by two of the cast members and the director of course of A Very Good Girl. We have Kauri Oinuma, JK Harrisito and Derek Peterson Vargas. Hello po, welcome to Tag 91.1. Hi! Thanks for having us. Thank you for your time. Let's greet our mga kababayans po here in the Middle East, here in the UAE. Yes, hello po sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Ako po si Kauri Oinuma. Salamat sa pagsama niyo ngayon sa amin dito. Jake? Yes, what's up mga kapamilya, mga kababayan namin dyan sa UAE and sa Middle East. We're really excited to get to reach out to you guys today and promote our film, A Very Good Girl. Yes, good evening, good morning to everyone. First of all, we would like to congratulate you kasi actually hinihintay ko no na mag-announce officially ng Star Cinema. Kani-kanina, nag-announce na nga A Very Good Girl has reached the 100 million mark. Yay! As of today, October 10. Your reaction, una ka na, Derek Peterson. I am very overwhelmed. This is by far my most watched film and it's what a director can only hope, diba? Para maraming makanood sa gawa namin. So, maraming salamat sa sumusuporta sa film. How about you, Kauri and Jake? Hey, yes, nakakatuwa na nakikita natin ngayon yung pag-usad ng cinemas natin. Hindi lang dito sa Pinas and of course, internationally din. And sana magtuloy-tuloy, of course. Yeah, just like Derek, I'm also overwhelmed. I mean, just to be part of this film, nakaka-overwhelmed na. But seeing how it's being received dito and abroad, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Kaya sana magpainom na si Derek. Hey, oo nga. Sana din makasama tayo, Char. Nang inuming hindi pambakta. Yes! Yes! Diba, umpisa pa lang kasi, Derek, na diba nung pinapalabas yung trailer, ang dami na pong mga theories kung ano talaga yung kwento ng A Very Good Girl, diba? Actually, medyo niliko nila ng konti dun sa first teasers na napapakita natin. Pero nag-usapan pa natin yan, diba? Kung ano yung mga hula natin, kung ano yung kwento dito, ganyan. Tapos lahat ng hula natin, mali. Correct. Ano? Nung pinanood namin, iba pala. The serve. Iba pala siya. Doon kami naloka. Ay, wala po kaming tinama. Nakakainis yon. So, ang galing lang at ang dami ng good review sa pelikulang to. And sa'yo din, Kauri, no? Ang daming magagandang feedback sa performance mo sa film. So, ano yung favorite comment mo na nabasa or narinig mo? Actually, meron naman yung specific scene na talagang nagulat yung lahat. Pero more than that, siguro yung before that scene pa, kung paano na ipakilala yung character ko, yung mga eksena ko before that. Kasi, may nagsabi sa akin na parang nakakaawa ka, ganyan. Pero, dang, the twist. Hindi nila na-expect. Actually, ang lakas ng ng arrive ni Kauri, first scene mo pa lang na pinakita, actually, well, inaabangan ko na rin, of course, yung scene niya na pinag-uusapan, no? Pero first scene pa lang, grabe na yung arrive niya. And kung napansin nyo kasi si Kauri, ako kasi sinubaybayan ko din, he's into her, pinapanood ko ngayon ng Fractured, diba? So, makikita mo rin yung growth ni Kauri, yes, at the same time, and yung pagkakaiba-iba, diba, ng mga, or yung flexibility sa mga iba't iba mga characters niya. So, ito nga, Kauri. Ito kagabi dinikto ko, gusto ko lang siya i-share, no? Nagulat ako dahil mga nag-comment. Oo, kasi usually ang mga ano ko lang mga post ko mga 100, 200 ganyan. Nag 23,000 siya ngayon. So tinanong ko kasi sila, sabi ko, ano ba yung parang ano ba yung nangyari kasi na-cut dito para sa mga viewers natin, no? And aware naman siguro yung iba lalo na sa mga taga Middle East na here in the UAE, we have so many restrictions, especially if we're talking about parang cultures or mga or about religion at the same time, no? So minsan may mga parang material na kinakat dito sa ibang bansa kapag may mga international screenings na. So tinanong ko kung ano ba yon, i-DM niyo ako, alam ko kasi parang bawal pa i-spoil sa public comment, ganyan. So may mga nag-DM na rin at the same time. Pero ikaw, Kauri, without spoiling, paano ka ba napapayag na gawin yung controversial scene na yun sa A Very Good Girl? I wanna know.
minature naman nila na safe ako. And then of course yung mga kaeksena ko rin. And then yung mismo material din kasi talaga. Parang ganda ng kwento. And of course gusto ko rin makasama sa gayon kagandang kwento. And knowing si Direk Peterson yung mga kasama ko rito. Napanood ko na dito kasi yung mga palabas si Direk Pay, yung movie niya. So alam ko naman na din nila ako pababayaan. And of course yung trust din na binigay sa akin ng management. Yun, nakadagdag points din talaga. And of course ako as in baguhan din. Parang as a baguhan din. Parang gusto ko rin makapag-explore pa, ganyan. May mapakita ko ano pa yung kaya ko. At saka nakakatawa kasi dito, dahil sa napapayag ka, ginulat mo yung mga tao. Oo nga, na-shoot. Lahat. Oo. Oo, diba, parang, Cowrie, ikaw ba yan? Diba, parang, wow, gang. Actually, alam ko na, so thank you ha, sa mga nag-DM sa akin. Thank you. Tapos, ayun nga, nasabi na nila. Yes, at ito naman po, no, para sa inyong tatlo. If you'll describe Catherine and Miss Dali using one word, anong words yon and why? For Kath, siguro, fearless. I think nasa era siya ngayon na she's fearless, she's taking risks. Starting with this film, nakikita niyo naman kakaibang Catherine yung nandito as Philo. And that makes me excited kung ano pang gagawin niya in the future. Yes, I agree. With Miss Dali naman, Jake. Si Miss D, we call her Miss D. She's a rock star para sa akin. I mean, so true. Diba, Direk? I mean, si Miss D is internationally celebrated already and her reputation precedes her. Pero once you get to know her, cowboy din siya, rock star siya. I mean, she doesn't make it. I mean, let's call a spade, we don't belong to the same age bracket, pero pag magkakasama kami, parang magkakaedad lang kami. Mm. Saka parang matutuwa ka na parang kasi ako I'm friends with Donna Cariaga, by the way, Direk, no? Isa sa mga Si Karen, yes. Di ba? Pareho kami sa ano, sa tanghalang SLU before. So natutuwa ako sa kanya kasi dati parang of course magkakasama kami ganyan, tapos ngayon sabi ko ay mga mo na mga uge ganyan, Miss Dali De Leon ganyan, 'di ba? Tapos ang gaganda din ng mga projects niya at the same time. And quick shout out din kay ano, kay Miss Dali ngayon, nasa US pa po ba sila or pa-uwi na siya sila in the Philippines? Yeah, I think Miss D's gonna shoot soon, I think. That's what I've heard. Yeah, ang dami niyong projects, yeah. Right? How about yes, you, Direk Peterson? Yes. If you'll describe them po. Oh my God. I feel like with Miss D, parang ang word ko ay deserve. No, because I feel like she's the kind of artist that deserve niya lahat eh. Whatever people say about her, whatever recognition she's getting right now, alam mo, she worked hard for it. Like, even in this film, like, you never, di ba? I'm sure nakita yun nila, kaya nila siya kaya nabong cast, na parang, she never, parang, she's always prepared, and parang she does the work, like, the tiniest little bit of work, she does it, everything. That's why, everything she has now, she deserves it. With Kath naman, ang corny ko, but, for me, parang ano, phenomenal, just because, no, I mean, iba yung power ni Catherine. I mean, I've like, on set pa lang, it was parang, the energy is always different whenever people see her, and like, they discover our set. Like, I feel like the whole space, nag-iiba yung energy, and even like, when we started promoting, and then we started touring the cinemas, she's just that eh. And parang that those kinds of people comes like very rarely. So I treasure the idea that I got to work with someone like her. Phenomenal talaga. Yes. 2 weeks, then, 100. At saka ganun daw talaga, pag meron kang good aura, mahahawahan mo yung lahat. Oo, totoo yan. Diba? Yes, yes. How about you, Cowrie? Me with Miss D. Pag sinabing Miss D talaga nasa isip ko, well, we all know naman na she's a good actress talaga, so magaling na kapag Hollywood na doll. For me, Gen Z yung vibes ni Miss D talaga. As in, parang makakasundo niya lahat, maski kami na... Ako lang, ako yata pinababy sa amin, pero super cool ni Miss D. And kaya niyang sumabay sa lahat. Ayun si Miss D for me. With that, si Kat naman, I think, gagamitin ko na yung line niya, she's a murderer talaga. I think,
Miss Lee niya talaga yung mga bawat eksena niya. Parang ilang beses ko nung napanood din yung A Very Good Girls, mga black screenings, ganyan. Pero every time nakikita ko sa Ate Kat, ibang-iba siya sa mga palabas na nagawa niya na before. Yeah. Mm-mm, cause she's killing it, sabi nga, di ba? Pero dun sa mga promos nyo, di ba? Parang ang medyo na-kill ng konti, pansin ko. Kasi meron ako pinanood isang video, tawang-tawa talaga ako. I believe parang bago pa to or ongoing na yung parang first days na screening. Alam ko na yan. Alam mo na rin yan. For sure, Jake, alam mo na, di ba? Naging biktima ka nga naman ng well-planned na plot na nga. Of course, ni Miss Dolly and ni Catherine and some of you, even Cowdy Wright. And sila, ano pa, sila, who else? Yung mga kasama nyo doon? Sila Chi, nandun din. Diba? Mga, kumbaga kakunchaba lahat. So, Jake, tell us what happened. It was the roses against the only thorn. So, tell us what happened after the prank of Catherine and Miss Dolly. Kasi, kita namin, diba, yung parang medyo, ano ka na, na-awkward nung una, ganyan, tapos, yun, sobrang nakakatawa nung na-reveal na lalo. How was it? hindi lang medyo yun, talagang awkward kasi they kept it running for 4 days, I think, yung prank na yun. 4 days, kaya sobrang committed sila. Eh, alam naman natin kung gaano sila kagaling na mga aktor, di ba? So talagang dedicated sila dun sa prank. And then yun nga, yung reveal, I was in between both of them, di ba? Eh sobrang tense na nung room eh. So after no reveal, ang reaction ko was I was in a state of shock. Talagang parang bombshell siya sa akin. And I remember from the restaurant after na-shoot yung content, tahimik lang ako sa van. Parang iniisip ko, so ano yung mga nangyari na totoo, ano yung hindi? Parang nagka-trust issues na ako. Oo. Pero tawa-tawa sila at nakakatawa din. So kung hindi nyo pa napanood, mga ka-tag natin, no, i-check yung YouTube channel ng Star Cinema kasi... Star Cinema, right? Nandiyan yan. Everyday Cast ni Catherine. So check nyo yan. Parang nakakatawa pag nakasawang ulit sila. Parang ano ba to? Prank? Kasi very convincing. Diba? Sobra, diba? Grabe. Parang si issue talaga, no? So ito, another question natin for Kaori, no? Kung halimbawa, mabibigyan ka ng chance na makikipag-swap ka, if ever lang naman, ng character sa A Very Good Girl, kaninong role yung gusto mong itry na gampanan? Feeling ko yung K-Zab, Kati Chi. Ay, bagay mo din. Parang hindi kasi ako ganun sa person. So gusto ko yung challenging na role na ganun. Yung taknesa, yung medyo... kikay, ganyan. Piling ko lang gusto ko siyang gawin. Para maki-curious ka, ano kaya magiging personality pag ganun ka talaga, no? Correct. Oh, yeah. Di ba? Bagay pa din na medyo nakikita ko rin at the same time. So, ito, Derek Peterson, alam kong meron pa, or marami-rami pa, no, na mga parang kababayans natin yung hindi pa napapanood tong movie and curious din at the same time. So, for you, bakit kailangan panoorin ng mas maraming audience ang ganitong genre ng film? Kasi ang ganda ng surprise, I think, na kaya siyang ma-enjoy and ma-embrace ng napakaraming tao. And I think it's been a long time coming. I really love that, di ba, on its 30th year, Star Cinema, di ba, did like the unexpected route, like putting Catherine Bernardo with Miss Dolly De Leon and this amazing cast in a new flavor of dark comedy. And people enjoyed it. So parang ang saya kasi... it gives us a chance para sa mga storytellers na katulad ko, laking indie, ang daming gustong gawing iba't ibang klaseng kwento at genre. Ang dami pang pwedeng ikwento ng mga Pinoy. So, ayun, parang I think it helps with us discovering, 'di ba, other genres at kung paano pa tayo makapag-enjoy with our work. Mm-mm. Correct. Ito naman for you, Jay, kasi very interesting din yung role mo, no? Ang dami mong medyo siguro naging hater din at the same time after this, yung character mo, I mean, no? But I wanna know, how do you internalize your character, especially kapag total opposite ng character, values, or principle mo yung role na kailangan mo i-portray? I guess it's different for every character. Parang it feels like the first day of school eh, every time na mababasa mo yung character mo for the first time, kikinalanin mo siya, and you know, trying to build your character. Pero I'm not sure if
si Direk P will agree with me. Pero I think one of the most important jobs of an actor is to slide past your judgment. Mm. Kailangan mo kalimutan yung sarili mong opinion and values when you're building or creating your character. Kasi yeah. Hindi naman ikaw yun eh. Diba? Parang you have to have that curiosity and to empathize with your character and to learn how it is to walk in his shoes. Ang hirap maging artista, no? Kasi pag yung ibang personality, tapos hindi ikaw, di ba parang, paano mo gagawin, internalize yung sarili mo na maging ganitong tao, di ba? And minsan may parang lalo fear. Lalo na kung masama yung character mo, di ba? Yun nga, total opposite, no? Parang may fear ng konti kung tatanggapin ba, ganyan. Yes. So, another one for you, Jake. May pressure ba on your part sa comments ng mga netizens na ikaw ang next leading man to watch out for sa Kapamilyan Network? Hey. Ikaw ba ay ready na sa mga susunod na lead roles sa serye or sa pelikula? And kung magkakaroon ka ng mga ganyang teleserye and pelikula, sino yung gusto mong makapartner o makasama sa mga susunod mong projects? Ang dami mong questions. Ang dami mong requests. Siyempre, Kaori. Only have 10 minutes. Kasi Kaori na, diba? Hoy Jake, tigilan mo ha. Lalayo pa ba tayo? I guess more than anything, yes, nakaka-pressure siya. But also it's humbling, and I mean, I'm grateful na somehow na-acknowledge and na-recognize yung mga nagagawa ko so far. And in my case naman, I just take it day by day, project by project, and I just hope to, you know, do my best in every project and improve from project to project. Mm-mm. Are there any criticisms sa film na after nyong marinig or mabasa, parang medyo sumang-ayon kayo? And if meron, ano yon? Kayo po, Direk. Oh, interesting. Actually, no, it's not naman that I agree with them, but I totally get them. There were people who were commenting on how the story, not the exact ending, but how Philo and Mother's story ends. I get how people wanted, I don't know, to push it more, for Philo to really do whatever she needed to do. I get it, because I feel like parang nag-e-echo talaga ang frustration at anger nating lahat sa mga ganong klaseng tao. So, I root for the people who feel like deserve. Nandun so, yung gigil kasi Direk eh. At least in that regard. Pero maiintindihan mo din yung core niya kasi. Mm-mm. Tsaka the message, you'll get what I mean kapag mm-hmm. Napanood ang mga katag natin. No? How about kayo, yes. Kaori and Jake, meron ba kayong parang criticisms na nabasa sa film na medyo sumasang-ayon kayo, if meron? Siguro yung galit sa character ni Jake. Parang ala pa ako, ala kasi ako nababasa, hindi kasi ako nagbabasa sa social media rin yata. Pero yeah, siguro itay pa lang, hindi talaga tayo ng trip na genre, ganyan. So hindi lahat kahit yung klaseng film yung gusto. Pero nag-magigets naman din talaga yun. Yeah. And yung film naman ito, may sariling kwento rin talaga. So syempre, hindi naman natin mapipilit yung mga tao na yun, magustuhan din talaga. How about you, Jack? Actually, I can't. Nahihiya yan sa akin. Nahihiya ka sa akin. Joke. I-DM niyo na lang daw. Don't worry, I've read them all. Meron ba? Nahihiya siya kay Direk. Wala akong maalala eh. To be honest. Kasi mostly positive naman. Diba? Mostly positive naman. At the same time. Yeah, oh, sa nababasa ko rin. Yes, good reviews, yes. Right. Pero ito, last question natin for you guys, no? Kung bibigyan nyo, let's say, ng alternate ending ang A Very Good Girl, anong ending yung ibibigay nyo? So, for sure po, pwede na natin tong pag-usapan kasi hindi naman ito talaga ending eh. Once again, kung bibigyan nyo ng alternate ending yung A Very Good Girl, anong ending yung ibibigay nyo and why? Ang ganda ng tanong. Ako siguro, wow. Sige ba, una na ako, nag-isip sila. I think if I was braver enough, I would fight for an ending where Philo really pays her dues and she does what she really intended to do right from the very beginning, because I think nagigets ko yung parang how that could really affect people, and parang it's a very brave ending, I think. And parang kumbaga alam mo yun, parang I get how we already
have a Brave film in our hands. Parang, why not end it that way? Yun. Pero ano, diba? Parang, ano kasi eh, there's something na may pagka-divine justice ang nabigay, diba? Divine intervention. Sana parang maghirap talaga si Mother Molly, diba? Parang to pay her crime, she really has to suffer. So, maybe my alternate ending. Yun pala, mas straightforward. I want Mother Molly to suffer her whole life. Para makahinga yung mga nanonood. Para, actually, yes, I was about to say yes, that. I was ganun. About to say that. Na parang may relief. Na, yes. May relief, di ba? Yun yun na, eh. Sana ano, ganon. Well, I'm an actor for a reason, hindi ako writer. Perfect na siya para sa mga. Perfect na. Safe okay. Ang sagot. Safe. I think maganda sinabi direct. Maganda sinabi direct. Yun din, yun din. Yung paghirapan nga ni Mother, yung... I mean, yung gusto ko yung kung gaano kahirap yung nangyari din sa character ni Fellow. Same yeah. Din doon sa mangyayari kay Mother. Para patas. Mm-mm. Yes. In a way, yes. May parang konting ganon, pero parang kapag na-attach ka kasi siguro sa character ni Philo, parang you'll crave for more, mm-hmm. Di ba? Na parang more. Gigil, mm-hmm. Gigil talaga. Mm-hmm. Siguro. That's the term. Gigil. Actually, nilalaman ko yung scene, di ba dapat yung papapulis na ni Philo, si yes. Mother. Mm-hmm. Kung natuloy yun, para sa justice. Mm. Oo. Mm-hmm. Kaso pero more pahirap, more gigil. reality din kasi ng buhay, totoo naman, di ba yung nasabi nyo dyan. Oo, bawal lang kami mag-comment kasi baka matanggal kami sa trabaho. Pero totoo yan, oo, nangyayari ka naman talaga yan. Yan. Bawal, ang dami kong gusto pag-usapan dito. Tama. Kasi bawal. Oh. And please invite our kababayans here in the Middle East kasi showing na siya dito sa iba't ibang mga territories din dito sa Middle East, Dubai, Oman, Abu Dhabi, di ba, to watch A Very Good Girl. And your upcoming shows or mga abangan pa po. Okay, sige. So, sa mga kababayan namin na nasa UAE, naku, alam kong miss na miss yun ng manood ng mga Pinoy films and we have a surprise offering from Star Cinema for everyone. Please watch A Very Good Girl, now showing in cinemas in the UAE. Yes! Ngayon pa lang mga kababayan, mga kapamilya, maraming salamat na sa support. And of course, showing na nga pa A Very Good Girl yun sa Middle East. So sana supportahan niyo kami at nakasama namin kayo. That's right. And of course, Fractured din. Ano, Kauri, ano mo, invite mo yung mga kababayans natin. Fractured din po. Ayan, Fractured. Showing din siya sa I1TFC every Friday. Yes. And sa YouTube channel, of course, ng I1TFC. So, ayan, sa mga gusto ngang manggigil, di ba, habang nanonood, eto, panoorin nyo, A Very Good Girl showing na dito sa UAE. And nandun yung gigil talaga. Correct, the word is the gigil. Tsaka, again, iniibitahan natin kasi sobrang worth it, di ba? At tsaka, iba yung feeling na manood ka ulit sa cinema na alam mo yung sabay-sabay kayong manggigigil. Tsaka yung something different naman kasi, di ba? Correct, oo. Tsaka yung hindi mo ine-expect sa mga artista na parang, uy! Kakaiba to ha, parang nakakatawang makita, mapanood sila na ganito yung mga roles nila this time. Right, and napapanahon, di ba? Yes. Masasabi natin nga napapanahon. Actually, fan ako direct naman ganitong ano yung genre. Jake, please invite our kababayans to watch A Very Good Girl here in the UAE. Yes, mga kapapamilya, mga kababayan namin dyan sa UAE. Thank you so much sa mga nakapanood na, sa mga hindi pa. It's not too late. Punta na po kayo sa sinehan, wag po kayong magpahuli sa blockbuster movie of the year, A Very Good Girl. Kasama ka rin, Jake, sa Lin Lang, di ba? With Kim, yes. Kim Chun naman. Ay, grabe! Pinapanood si Maldita. Grabe, yes. Galing yun doon. And I believe may upcoming project na pananakita namin yung... Basta may nakita kami parang nag-spoil, ganyan. I think bawal lang natin siya pag-usapan pa, pero gusto namin sabihin sa'yo na bagay sa'yo. Yun lang. Oo. So, I believe wala na tayong oras. Thank you so much po for your time. Thank salamat you. Po. Thank you po. And congratulations! Bye-bye! Thank you! Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Tag 91.1 Pinoy talaga!